Papatuloy po ang ating pag-aaral tungkol po sa isa sa mga pangalan o katangian po ng Panginoon. Ang sinabi po dito sa yung ating pong text kahapon sa Revelation o pahayag sa Tagalog. Sa ibang aklat po ang tawag ko dito ay Apokalipsis. Sabi po riyon sa Revelation verse 8. Ayan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ayan. So, na pag-aralan po natin, ang Panginoon po is the Alpha and the Omega, kung saan ang Alpha at ang Omega po ay symbolic na ginamit to describe that Jesus is the beginning and the end, sapagkat ang Alpha and the Omega is the, yung Alpha is the first letter of the Greek alphabet, and yung Omega naman is the last letter of the Greek alphabet. Kaya the first and the last ay inihalin tulad po kay Jesus na siya yung pasimula at ang wakas. At pinag-aralan din po natin, ano po, dahil po si Jesus ang Alpha and Omega, siya po yung pasimula at ang wakas, meaning to say, there will be no beginning without Him, and there will be also no ending. Walang pwedeng magsimula at walang pwedeng matapos kung wala po si Jesus, sapagkat siya po ang pasimula, siya po ang wakas. Pangalawa, He knows what will happen from beginning to end. Ayan, alam po ng Panginoon ano man pwedeng mangyari, simula pa lang hanggang katapusan. Nakaplano na po yan, nakaprograma na, nakikita na po niya. Kasi nga po siya yung beginning, siya po yung end. Ayan. At number 3, He was there and will be there. Ayan, yung sinabi pong God with us, ano po? He, God is actively there and here. Lagi po naroroon ang Panginoon, kagaya ng binanggit po sa Mateo po 1:23, sabi siya po itatawaging Emmanuel, meaning to say God with us. Tapos ay sa Matthew 28 verse 20, sabi I am with you always even to the end of the age. Ganyan po ang ating pong Panginoon. Ay, siya po ang Alpha and Omega, siya po ay hindi po nagkakaroon ng katapusan. Okay, binanggit din po yan, verse 11 ng Revelation chapter 1, verse 11, sabi dito, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Verse 17, Chapter 1 pa rin po ng Revelation. Ang sabi po rito, And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, Do not be afraid, I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of the Hades and of death. Dito ba gusto po mabigyan po natin dito yung salitang binanggit dito. I am alive forevermore. Amen. Yan. Sa verse 18, bigyan po natin ng diin ang bahagi po yan. Sabi po kasi sa verse 18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Siya po ay buhay magpakailanman. Ayan. Isa pong napakagandang katangian, ang Diyos na sinampalatayanan po natin ay buhay magpakailanman. Mahirap pong sumampalataya doon sa namatay at hindi na ho nabuhay. Ano? Ayan. Mahirap pong sumampalataya doon sa may katapusan, doon sa hindi mananatili magpakailanman. Mahirap sumampalataya doon sa hindi kayang mangako na I am with you always even to the ends of the earth. Ano po? So, kailangan po ang atin hong sasampalatayanan ay ang totoong walang pasimula at walang katapusan. Ibig sabihin, yan po ang totoong Diyos. Ano po? At wala na pong iba. Walang mga kapantay, walang mga kahigit po sa Kanya. I am alive forevermore. Amen. Ayan. Ano pong kahalagahan ito na siya po ay nabubuhay magpakailanman. Ano po, bagaman ito po ay bahagi na rin ng atin pong pinag-aralan kahapon, kaya po ito ay ang topic po natin ngayon, ang title po natin ay
Jesus, the Alpha and the Omega, part 2. Ang ibig sabihin, karugtong po ito ng ating pinag-aralan kahapon. Ano po, part 2 na po ito. Isa pong bagay na makikita po natin dito sa ang Panginoon po ay nabubuhay magpakailanman ay yung kanyang pagganap ng tungkulin bilang isang high priest. Yan. Dakilang saserdote o pinakamataas na pari. Bakit? Ano po ba ang trabaho ng pari? Ang trabaho po ng pari ay mamagitan sa tao at saka sa Diyos. Ano po? At si Jesus po ang pinakadakilang pari na siyang namamagitan sa tao at saka sa Diyos. At ano pong ginagawa niya? Ano po? Ang sabag po rito ay intercession. Hebrews 7, sa book of Hebrews, verse chapter 7, verse 22 to 25, 7:22-25. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. But he, because he continues forever, he has an unchangeable priesthood. Ayan. Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives and make intercession for them. Okay. So dito po ay pinapakita yung kanya pong pagiging high priest na hindi natatapos. Kasi ang premise po dito sa verse 22 at saka 23. Sabi po, ang premise dito sa 23, premise, hindi po promise, premise. Magkaiba po ang premise sa promise. So, ang premise, ito po yung hindi naman siya foundation, kundi paunang salita. Kaya mula sa salitang pre, before. Ayan. Premise, sabi rito, also there were many priests because they were prevented by death from continuing. Sabi nung author ng Hebrews, ng Book of Hebrews, nung araw ay napakarami daw pare. Ang daming mga saserdote, ano po, mga pare na naghahandog, gumagawa doon po sa templo, nananalangin, nag-intercede, marami. Bakit? Kailangan po marami kasi from time to time ay namamatay po ang pare. Namamatay po ang saserdote at kapag ka po siya'y namatay, edi matatapos ang kanyang ministeryo, kailangan may papalit. Kaya po yan from generation to generation ay nagpapalit-palit po ng mga pare. Opo, kaya marami. Pero ito po, ang pagiging pare ni Jesus ay forever. Isa lang, kaya nag-iisa lamang po siya kasi hindi na nga siya po namamatay at hindi na po siya papalitan. At yung trabaho po ng mga pare before, ay siya na po ang gumagawa nito. Ayan. At kaya po ang sabi rito, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Ayan. One of the major function of a priest is to make intercession, mamagitan. Dumalangin sa tao para sa Diyos, ano, o manalangin sa Diyos para sa tao. Ayan, nakikipag-usap siya sa Diyos, alang-alang sa tao, at yung mga kahilingan ng tao ay pinapaabot niya po sa Diyos. So, ang tawag sa kanya ay intercessor, namamagitan. Ano po? Kaya sabi rito, but he became, and he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Hindi na siya napapalitan. Hindi na nababago kasi forever, ano? Kasi siya po yung Omega. Hindi lang siya Alpha, siya ay Omega din. At siya po ay nabubuhay magpakailanman. At siya ay nag-i-intercede magpakailanman. Hindi matatapos po ang kanyang pag-i-intercede hanggang hindi pa po natatapos ang sanlibutan. Ano po? Yan po ang kanyang magiging trabaho. Ano pong ibig sabihin po ba ng intercession. Ayan. Ang intercession ay ang pamamagitan ng tao ni Jesus sa tao at saka sa Diyos. Namamagitan siya.
Yan, ano ba ang mga ipinamamagitan niya? Halimbawa, mayroon po tayong prayer. Ayan. Pagka tayo nagpe-pray, ay dumadaan tayo kay Jesus. Tama? Kaya po, di ba, pagka tayo ay nananalangin, ay sinasabi natin, ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan. Dumadaan po tayo kay Jesus. Kasi ang sabi po ng Panginoon, ay anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Tapos sa John 14, 1-6, ano po, ipinakita po doon, hindi lang yung kanyang pag-alis, kundi ipinakita, binigyan din doon ay yung pagpunta sa Ama, kailangan dadaan kay Jesus. Ano po, sabi po doon ay, walang sino mang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So the same, hindi lamang yung makakarating sa Ama tayo sa pamamagitan ni Jesus, even yung ating mga prayer request ay makakarating sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kasi siya nga po ang namamagitan sa tao at sa Diyos forever and ever. Ano po? Ayan, hanggang kakailanganing mamagitan, mamamagitan po siya sa atin. Ano po, habang nandito po tayo sa sanlibutan, siya po ay patuloy na nag-i-intercede sa atin, sa Ama, upang anumang atin pong mga kahilingan, kagustuhan, mga pasalamat, papupuri, ay dumadaan po tayo kay Jesus upang ito'y makarating sa Ama. Kasi walang sino mang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ni Jesus. Ano po? Sabi ko nga po, hindi lamang yung pagpunta natin sa langit, applicable yun, kundi even yung ating mga prayer request, ating thanksgiving, ating worship, ay pinapadaan natin kay Jesus upang ito ay makarating sa Ama. Okay. So, ano pong implication po nito? Naniniwala naman tayo, okay naman yan. Kaya lamang po, ibig sabihin, kung iyon po ang trabaho ni Jesus, meron pong ibang trabaho ang dapat na nating alsin. Ulitin ko po. Kung iyon po ang trabaho ni Jesus, meron pong trabaho na dapat nating alsin. Ano po iyon? Ayan. Kung si Jesus po ang ating high priest, kailangan po siya na lang talaga yung high priest natin. Wala na pong ibang priest. Kasi sabi ng Panginoon, walang makaroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ano pong ibig sabihin to? Ito po ang ilan sa mga aplikasyon na pwede nating gamitin ang katotohanan ito. Ano po ba yan? Yung atin pong paghingi ng tulong doon sa mga mahal natin sa buhay na yumauna ay hindi na natin po kailangang gawin. Ano po? Halimbawa, ito po ang aking pong marimit na naririnig. Halimbawa, mayroon pong namatay na mahal sa buhay. Ayan, sabi. Andyan ika yung ating si ano. O kaya nananalangin. Nanay, iingatan niyo po kami. Ano? Lagi niyo kaming gagabayan. Namatay na po at nalibing na. Tapos sa kanya pa tayo humingi ng patnubay. O kaya doon sa ating pong mga lolo. Lolo, alam namin nariyan ka. Nakikita niyo po kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. Hindi kaya naman ay binagbibilin yung mga mahal sa buhay. Nanay o tatay, yung aking kong kapatid, huwag niyo hong pababayaan. isang comforting words yun po. No? Mga comforting words, but without any effect. Ayan. Ulitin ko po, yung pong ganon ay comforting words. Ano bang ibig sabihin comforting words? Nakaka-comfort sa atin na meron tayong inaasahan na pwedeng na sa ating isipan ay makagagawa ng ating kahilingan. But sad to say, yung ating mga mahal sa buhay na namatay, hindi po sila intercessor. Ayan. Hindi po sila intercessor. They also need somebody to intercede for them. Bawa, yung kapatid mong namatay, nanay mong namatay, tatay mong namatay, lolo mong namatay, o sino mang kamag-anak mong namatay, they were not intercessors even at this very moment.
Kapag ko sila ay namatay, sila ay pupunta sa Panginoon o pupunta sila sa amang destination sila dadalhin, but they cannot intercede for anybody. Ganyan po ang ano, ganyan po ang kwento doon po sa kasaysayan po ni Lazaro at saka ng mayaman. No po. Namatay po si Lazaro, namatay po yung mayaman, si Lazaro nasa piling ni Abraham, yung mayaman nasa paghihirap. So humingi siya ng pabor kay Abraham. No po, pero ano sabi po ni Abraham? Hindi pwede. Ayan, hindi na pwedeng bumalik ang patay. Ayan, hindi na pwedeng lumipat din diyan para ikaw ay palamigin ang iyong lalamunan sa pamagitan ng tubig, ano? Sabi, hindi na pwede. Anong ibig sabihin po noon? Hindi lamang po because of the distance or something that hinders, kundi wala po sa job description ng mga namatay ang mag-intercede sa mga naiwang buhay. Ulitin ko po, ho. Wala po sa job description, hanapin po ninyo sa Bible kung meron, pero wala pong job description ang mga namatay upang mag-intercede sa mga nabubuhay pa. Ano po? Kaya nasabi ko po, ang mga ganun pong mga bagay ay mga comforting words. Nakaka-comfort. Isipin mo naman, maisip mo na andyan yung mahal mo sa buhay, hindi ka pa rin iniiwanan, nakabantay pa rin sila, nakatingin sa atin. Maganda po yon at nakaka-comfort sa atin. Ang nakakalungkot lamang po ay wala hong bisa yung comforting words na yon. Hindi po nila magagampanan yung ating expectation na tayo po ay gabayan, bantayan, ipagtanggol, turuan, i-provide yung ating mga pangangailangan kasi hindi po bahagi ng kanilang tungkulin po yon. Ano po? Kapag isang tao ay namatay, dadalhin po ng Panginoon sa kanila pong destination at doon po ay pwede nilang ma-enjoy ang reward ng Panginoon kung sila naging faithful habang nabubuhay at yun naman pong punishment ng Panginoon kung hindi sila naging faithful habang nabubuhay. Ano po? So doon sa mga naging faithful, binigyan ng Panginoon ng reward katulad po ni Lazaro, but they are no longer intercessor. Maaring dito sa lupa, nung nabubuhay pa sila, pwede silang naging intercessor. Ano po, yung bang mga taong kapag ka nananalangin ay idinadamay ay yung iba. Ayan, nag-i-intercede po sila for the sake of other people. Pero kapag ka po namatay na, ang kanilang pagiging intercessor ay natatapos na rin po. Hindi nagpapatuloy po yan sa kabilang buhay. Ang tanging intercessor po lamang ay si Jesus. Ano po? Ayan, kaya kailangan po natin pong makita at sa pamamagitan po noon, doon po tayo dapat kumikilos. Kasi po, sayang naman. Sayang naman. Kung ang atin ng pananampalataya ay aasa po natin, iaasa po natin sa iba, ano po, ay wala ho tayong mapapala, ano ho? Wala tayong makukuha at wala tayong makapakinabang. Okay, gamitin na natin yung lambong ano. Tiningnan ko lang po yung 10 verse dito. 1 Timothy 2:5. Ayan. 1 Timothy 2:5, sabi po riyan, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Ulitin ko po, ha. 1 Timothy chapter 2 verse 5. "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Iisa daw ang tagapamagitan natin sa Diyos, ang taong si Jesus. Ano po? So si Jesus lamang ang pwedeng mag-intercede. Siya lamang po ang pwedeng mamagitan sa kanya lang, siya lang ang pwedeng magdala ng atin pong mga kahilingan,
siya lamang po ang pwedeng mag-protect. Ano po, at anumang blessing mula sa Panginoon ay dadaan din sa Kanya, papunta po sa atin. Kaya sa Kanya po lamang tayo aasa for us to be interceded between or to God. Ano ho? Maipag-intercede niya tayo sa Diyos. Yan po ay kasama sa job description po ni Jesus. Ano po? At wala po yan sa job description ng mga tao kahit po namatay na. Kahit po si Moses, hindi na po siya nag-i-intercede. Ano po? Si Abraham, hindi na po siya nag-i-intercede. Si La Pablo, hindi na po sila nag-i-intercede. They are enjoying. They are enjoying the benefit of their faithfulness to God noong sila po ay nabubuhay pa dito sa lupa. At ngayon sila po ay nasa piling na ng Panginoon, ini-enjoy na lang nila. At hindi na po sila nag-intercede. Sino po nag-intercede? Sabi rito, wala daw ibang nag-intercede kundi si Jesus lang. 1 Timothy 2:5. Ayan. There is only one mediator between God and man. The man Christ Jesus. So si Jesus Christ lang daw ang intercessor natin sa ngayon. Na siya po ay nabubuhay, ayan, makikita natin ano, yung kanya pong pagiging omega o walang katapusan ay kaya niya pong gampanan ang trabahong iyan sapagkat hindi na po siya mamamatay, hindi na siya mapapalitan. Mananatili po siya magpakailanman. Kaya ganito po. Ako po ay nire-respeto ko po yung ang mga tao na mahal nila yung mga mahal nila sa buhay. Ano po? Maaring magulang, kapatid, mga close relatives. Ayan, maaring sila po ay talagang naandun at close na close po sila. At maganda po yan, nire-respeto natin yan. Tama lamang po na mahalin po natin ang atin pong mga mahal sa buhay. Ano po? Kaya lamang po ay huwag natin pong asahan sila sa mga bagay na hindi na nila sakop. Ano po, huwag na natin po silang asahan sa mga bagay na hindi na nila sakop. Katulad po ng pag-intercede o pag-aalaga sa atin, yung magpaalaga tayo sa kanila, sasabihin po natin sa kanila ay bantayan ninyo ako, ayan, ingatan ninyo ako, wala po silang magagawa na pag-iingat na sa atin. Kapag po ang ating mga mahal sa buhay ay namatay, sila po ay namatay na. At naputol na ang kanilang kaugnayan po sa atin. At kahit po tayo makita natin sila sa langit, hindi na po sila ang ating mga magulang. Ano po? Hindi na rin sila ang ating asawa. Hindi na rin po sila ang ating anak. Ano po? Sila po, ang tawag na po natin doon ay brethren na. Mga kapatiran na po. Ang tawag po natin doon. Ano po? So napuputol na po ayan, sa pamagitan ng kamatayan yung mga relationship natin dito sa lupa at napapaltan ng isang general relationship na kung tawagin po ay brethren o kapatiran. Ayan. At ganun din po ay yung atin pong paghingi ng tulong sa kanila, eh wala na po yung magagawa. Hindi na po sila makakatulong sa atin at tayo rin man wala na rin pong magagawa sa kanila. Hindi na rin natin sila matutulungan. Ano po? Kung halimbawa iniisip natin na sila po ay nasa impyerno, eh hindi, wala rin po tayong magagawa upang sila kunin doon at ilipat po sa langit. Ano po? Kung gusto natin sa langit, ngayon pa lang habang tayo nabubuhay, eh maglingkod na tayo sa Panginoon. Ibigay na natin ating buhay at sumuko tayo sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ang kumilos po sa buhay po natin. Ano po? Maliban po doon, doon sa ating pagsusuko ng ating buhay at pananampalataya kay Kristo, maliban po diyan ay wala na po tayong magagawa. Ano po? Hindi na natin kayang ilagay ang ating pong buhay sa langit maliban po sa pamagitan ni Kristo na nabuhay na maguli at nananatiling buhay magpakailanman at hanggang ngayon ay namamagitan sa tao at saka sa Diyos. So, loobin po ng Panginoon na ito po ay makadagdag po sa atin ng ating pananampalataya at maging maliwanag po sa atin. Ano po? Na sabi po sa Revelation, verse
Verse 18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Buhay po si Kristo. Buhay na buhay po si Kristo. At isa po sa kanya pong ginagawa sa kanyang buhay ay siya po nag-i-intercede po sa atin, sa Diyos. Ano po, namamagitan siya. Kaya ho, pag tayo nag-pray, ay dinapada natin kay Jesus. Ano po, kaya sabi natin, itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi ito po ay atin pong panalangin, kahilingin o turo ng Panginoon na kapag tayo nanalangin ay anumang atin pong kahilingan ay pagkakaloob kong ito hingi natin sa pangalan niya. Ano po, anumang hingi natin sa Ama sa pangalan ni Jesus ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Sige po, tayo po manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan na ikaw ang aming Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ikaw noon ang nabuhay, ikaw ang namatay, at ikaw ay nabuhay at mananatiling buhay magpakailanman upang magpatuloy na mamamagitan sa amin at saka sa Diyos. Kaya Panginoon, sa inyong mga kamay, ilalagay po namin aming pong buhay, pinagtitiwala po namin aming mga kahilingan sa buhay, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga bagay na aming pong kailangan sa Ama ay aming pong pinapadaan sa inyo, sapagkat kayo, Panginoon, ay nananatiling pari namin, tagapamagitan namin sa Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos, tanggapin niyo po yung mga prayer request namin, yung mga damdamin namin, yung mga papuri namin, sapagkat ang lahat ng ito ay amin, Panginoong, hiningi at ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Cristo. Amen. Amen. So, magandang umaga po. God bless. Ayan. Ito pong muling inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog. Patuloy na nag-aanyaya sa inyong bukas muli, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga para sa ating morning food for the soul. Ang patuloy na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.